Paano po ba mawawala ang hiya or reservation para bumilis ang network? Dalawa sagot ko dyan. Number one, training, theory. Number two, actual. Sasalang ka talaga. Kasi the best way for you to conquer your fear is do it. Now, one good thing about fear, Roy, kung mararamdaman nyo, pag na-conquer mo yung fear, it feels good. Parang gusto mong gawin ulit. Yes. Kaya nakakatakot, yung nakakatakot na bagay na gusto mong gawin, yung pinaka-nahihiya kang bagay na gawin, gawin mo siya. That's the only way to overcome it. Yeah. Walang preparasyon na gagawin mo. Wala pong orasyon na makakaalis ng hiya mo. Or mantra. Walang mantra. Walang bertud, agimat, o anting-anting ang makakatanggal niya. Wala. Salang ka. That's the only way you can overcome it. Yes. Gusto matanggal ang hiya? Simple lang. Mag-recruit ka na mag-recruit. Magiging walang hiya ka. Pero may good news pa doon. May addiction. Oo. Kaya nga, mas pagka na-overcome mo nga yung fear mo, it feels good, you wanna do it again. Oo. Nakaka-addict. Kaya yung mga nahihiya pa rito, sanahin mo lang yung sarili mo. Kaya minsan may magkikwento dito, mahiya po ako dati, pero 3 hours ang hinahawakan ng mic dire-diretso. Dire-diretso. Na-addict na yun sa mic. Oo. Di ba yung iba, nanginginig kumawak ng mic sa una. Oo. Nung matagal na siya, ang tagal niya nahawakan, ginagano na siya nung timer sa likod. Ayaw pang binawa. Tinatago na ang mic. Di po tapos. Totoo po yan. Nangyayari? Yeah. Oo. Kaya lang naman kayo nahihiya o may reservations kasi takot kayong ma-reject. Correct. So, the only way to overcome rejection is lagi kang magpa-reject. Alam mo, pag lagi kang magpapa-reject, you become immune to it. Addiction din yun. Gusto mo ma-reject ka lagi. Pa-reject ka lagi. Tapos, motivation mo rejection. Once na na-reject ka, para kang inaapoy na gawin mo uli. May stages yun, sir. Yung reject. Yung una, sir, pag na-reject ka, masakit. Painful. Pangalawang stage, sir, parang dead. Yung ano, wala na. Dead man na. Pangatlong acceptance. Stage, sir, ito pinakamasarap. Once na na-reject ka, motivation and rejection. Tama. Ako, sir, pag nire-reject ako, wala. Basta ginaganalo lalo. Parang gusto ko lalong, wala, ewan ko. Parang gusto mo. Motivation na siya. Kasi dapat dumating sa stage ng rejection, wala nang dating sa'yo. Yung or motivation. Ka, wala lang. Hindi ka tulad nung una, tignan mo mabuti to ah. Pag nire-reject ka ng friend mo, prospect mo, kinausap mo na OPP, ayaw niya, can you imagine, 3 steps away from you, that prospect is not thinking about you anymore. Correct. Hindi ka na iniisip nun. Yes. Ikaw, nasa jeep ka na. Langya yun. Sunog bahay nun. Nasa bahay ka na, kumakain ka na. Ang grabe talaga. Babalikan ko talaga yung pagmayaman na ako. Ang tagal mo makamove on. Nakarelate lahat sila. Ang tagal kasi makamove on. Ito malupit, nasa higaan na, nakaganyan na. Wisit siya. Wisit na yun. Yung prospect mo, sarap na ng buhay, wala nang, hindi ka na iniisip. Ikaw, emotionally, naka-attach ka pa rin. Grabe, attachment. Masakit, pati panaginip. Daladala mo pa. Buti na lang, hindi binabangungod. Pinag-aralan niya, mga Pilipino, matagal mag-move on. Yes. Kahit sa pagbe-break, Roy. Matagal. Pag nag-break, hindi makapag-move on. Kunwari, mag-boyfriend. Minsan, sir, ginagawa nga, revenge lang yung ano eh. Related pa rin doon sa break. No? Break up. Tagal mag-move on. Pag nag-break, di ko kaya. May mas malupit. Alam niyo ano yung mas malupit? Mamamatay ako. parang ano eh. Sarap ano eh, sarap. Parang oxygen niya yung partner niya. Oh. Mamamatay ako. Ganun ka sa friend mo na ayaw maniwala eh. Pag ayaw, ang tagal mong tanggapin. Marami nagtatanong nito. Sir, di kaya dahil sa parang meron kang assumption na sila yung magsusupport sa'yo. Expectation na yes. siya yung may trust sa'yo. Tapos you discovered na ayaw. Wala pala. Kaya masakit. Kaya nga, di ba sa Buddhism, dapat non-attachment. Dapat wala kang attachment. Sometimes we put too much expectation sa prospect. Let me tell you one secret about prospecting. Maganda yan. Pag ginawa mo na lahat at ayaw ng prospect mo, networking is not convincing people. Network marketing is a matter of finding the right people. Kaya, your job is not to convince that this is a great opportunity. Rather,
Your job is to find those people who, upon looking at our opportunity, will do something about it. Ang hinahanap mo dito, yung mga taong naghahanap din ng opportunity mo. So pag ayaw ng kausap mo, hindi siya talaga eh. Huwag mo nang pilitin. Mm. Move on. Oh, tanggapin mo na hindi siya. Mm. Correct. Hindi talaga siya yung right people. Saka sir, ha? Minsan, pag pinilit mo pen tayong ayaw, minsan yung pang mabigat. Tama. Oh, nandyan, sumali nga, pero parang mabigat. Ambigat. Kasi, how you wish na hindi mo na lang sana pinilit. Yan, tama. Kasi nung pinilit mo, nagbigay lang sa'yo ng sakit ng ulo, walang oh. ibang ginawa kundi manghingi ng spillover. Oh. Apply. Sinisi ka pa. Sana yung sabi mong ibibigay mo sa'kin. Sabi mo, papayamay mo. Everyday na lang ganun, nape-pressured ka na. Correct. Kaya, pag ayaw, hayaan mo na. Oh. It's not your job to convince. Tignan nyo mabuti bakit totoo yan. Walang tao ang kayang mangonvince sa kapwa-tao. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang utak. Tayo lang ang makakonvince sa sarili natin, walang iba. Ganon din sa prospect mo. Kaya pag hindi para sa'yo at ayaw talaga, wala kang magagawa. Non-attachment. Let go. You know, the moment you learn how to let go in this business, things starts to change. Things start to change. Nagbabago siya. Correct. Kaya huwag na kayo mahiya. Pag na-reject, so what? It's okay. Saka yung hiya, sabi namin, yung hiya, ano lang yan eh. Parang ginamit lang natin ng, yung pagiging mahiya, minsan ego lang din eh. Pride. Pride lang. Ayaw mo kasing mag-step up, ayaw mag-umalis sa comfort zone. Mm. Minsan yung hiya, yabang lang din eh. Tama. Simpleng yabang na nakatago. Nakatago. Dinadaan sa hiya. Pero ayaw niya lang, alam mo yun. Totoo. So, reservation. Tama, ang galing nito. Alright, personal issue.